isang mapanuring araw mga mag-aaral na grade 10, maligayang pagdating sa Araling Panlipunan para sa makabagong silid-aralan. Ako si Teacher Che, ang teacher analyst na inyong magiging gabay sa pag-unawa ng mga isyu at pangyayari sa lipunang ating ginagalawan. Dito sa Araling Panlipunan 10, kayo ay magiging mulat, mapanuri, at may paninindigang kabataang Pilipino. Kaya naman, ihanda na ninyo ang inyong self-learning modules, ang inyong papel o kwaderno, at ang inyong ballpen sapagkat sisimulan na natin ang ating talakayan. Hindi mawawala ang balitaan sa anumang baitang sa Araling Panlipunan. Kaya naman bilang mag-aaral ng asignaturang ito, natitiyak kong nahasa na ang kakayahan sa iyo sa pagsusuri ng mga balita. Magpapakita ako ng ilang mga larawan na naging bahagi ng mga pahayagan noong 2016. Sa iyong pagsusuri, sasagutin mo ang tatlong mga katanungan. Una, patungkol saan ang headline ng balitang iyong pinili? Pangalawa, maituturing mo ba na issue ito? Pangatlo, paano mo bibigyang kahulugan ang salitang issue? Ang mga pangyayaring ito ay nakakaapekto pa rin sa atin hanggang sa kasalukuyan. Kung ano ang tawag dito, ito ang tatalakayin natin maya-maya. Handa ka na ba? Pumili ng isang larawan, suriin ito at isulat ang inyong mga sagot sa inyong kwaderno. Tunay ngang maraming mga pangyayari noong nagdaang panahon katulad noong 2016 na nagdulot at patuloy na nagdudulot ng epekto sa ating lipunang ginagalawan. Alam mo bang may bahagi kang dapat gampanan upang tugunan ang mga hamong ito? Sa ating aralin, ihahanda ka upang makatugon ka ng tama. Bilang teacher analyst, nais kong malaman kung tunay ngang mulat kayo sa mga nangyayari sa ating lipunan. Magpapakita ko ng ilang mga konsepto na inyong aayusin sa loob ng 5 segundo. Basahin at suriing mabuti at hulaan ninyo ang mga salitang ito. Unang pahayag, paniniwala na ang ilang tao ay mas mahusay kaysa sa ibang tao dahil sila ay nabibilang sa isang partikular na lahi o etnikong pangkat. Kung ang sagot mo ay rasismo, tama ka. Ikalawang pahayag, ito ay sinadyang kaguluhan o pananakot na ginagamitan ng karahasan ng isang pangkat o ng isang estado upang matamo ang isang adhikaing politikal o kriminal. Terorismo ba ang sagot mo? Kung pareho tayo, tama ka na naman. Ikatlong pahayag, isang kondisyon ng katawan na kulang sa bitamina o maling pagpili ng pagkain. Ang sagot ay malnutrisyon. Ikaapat na pahayag, proseso ng mabilisang pagdaloy o paggalaw ng mga tao, bagay, impormasyon at produkto sa iba't ibang direksyon na nararanasan sa iba't ibang panig ng daigdig. Kung ang sagot mo ay globalisasyon, tama ka ulit. Ikalimang pahayag, pagbabago ng klima o panahon dahil sa pagtaas ng greenhouse gases na nagpapainit sa mundo. Kung ang sagot mo ay climate change, mahusay. Rasismo, terorismo, malnutrisyon,
globalisasyon, climate change. Patungkol saan ang mga ito? Nararanasan pa natin ang mga ito? Bakit ito nangyayari? May mga epekto ba ito sa iba't ibang aspekto ng pamumuhay ng tao o lipunan? Bawat araw ay may kaganapan sa ating kapaligiran. Sa iyong pagmamasid, maaaring nakakakita ka ng mga pangyayari o sitwasyon na nagdudulot ng positibo at negatibong epekto sa tao at sa lipunang ating ginagalawan. Maaaring pambansa ang saklaw nito o di naman ay pandaigdigan. Paano ito tinutugunan ng ating komunidad? Paano ka nakakatulong sa pagtugon sa iba't ibang isyu at hamong panlipunan? Ang mga paksa sa Module 1 ay napapaloob sa kasanayang nasusuri ang kahalagahan ng mga pag-aaral ng kontemporaryong isyu. Para sa episode na ito, bibigyan natin ng focus ang mga sumusunod na kasanayan na may kinalaman sa Milk 1. Una, bibigyan natin ng kahulugan kung ano nga ba ang kontemporaryong isyu. Ikalawa, matutukoy natin ang mga uri ng kontemporaryong isyu. Mula sa ating balik-aral hanggang tuklasin, nakita natin ang iba't ibang hamon at isyu na ating kinakaharap. Ang mga ito ba ay maituturing na kontemporaryong isyu? Ang buhay ninyo bilang kabataan ay hindi lamang dapat umiikot sa TikTok, K-pop, mobile games at social media. Dapat kayo ay mulat sa mga pangyayari sa ating lipunan upang makatugon kayo ng tama at makapagmungkahi ng mga solusyon para dito. Ngunit huwag kang mag-alala sapagkat sasamahan kita para malinang ang iyong kaalaman at kasanayan patungkol sa kontemporaryong isyu. Tutulungan kitang maging mapanuri at mapagtugon sa mga isyong ating kinakaharap. Ang AP10, ang iyong magiging kaagapay. Ano nga ba ang kontemporaryong isyu? Ang kontemporaryong isyu ay binubuo ng dalawang salita, kontemporaryo at isyu. Ayon sa Merriam-Webster Dictionary, contemporary means modern, current, simultaneous. At ang isyu naman means unsettled matter, concern, problem. Ayon sa diksyonaryo, ang kontemporaryo ay nangangahulugang kasalukuyan o makabagong panahon, samantalang ang isyu naman ay nangangahulugang usapin, suliranin o paksang pinagtatalunan ng magkaibang panig na kinakailangan ng linaw o desisyon. Kapag pinagsama natin ang dalawang salitang ito, ang kontemporaryong isyu ay tumutukoy sa anumang pangyayari, paksa, tema, opinyon, o ideya na may kaugnayan sa kasalukuyang panahon. Sinasaklaw nito ang lipunan at kultura at may tuwirang ugnayan sa interes at gawi ng mga mamamayan. Maaring ito'y naganap o umiral sa nakalipas na panahon ngunit nananatiling litaw o hayag ang epekto nito sa kasalukuyan. Ito ay pinag-uusapan at nagdudulot ng malawakang epekto na maaaring positibo o negatibo sa buhay ng mga tao sa lipunan. Ang saklaw ng panahon ng kontemporaryong isyu ay mula 20 taon hanggang sa kasalukuyang panahon. Magbigay tayo ng halimbawa. Kapag pinag-usapan natin ang imperialismo ng mga kanluranin na inyong tinalakay sa AP8, ito ba ay maituturing ninyong kontemporaryong isyu? Kung ang sagot ninyo ay hindi, tama kayo. Sapagkat ito ay naganap noong 17 hanggang 18 siglo.
ang bubonic plague na isang isyong pangkalusugan, ito ba ay maituturing na kontemporaryong issue? Hindi, sapagkat ito ay naganap noong 14th century. Samantalang ang gender issue ay isang halimbawa ng kontemporaryong issue dahil ito ay pinag-uusapan at may matinding impluwensya sa kasalukuyang panahon. Ang issue na ito ay hindi hayag o litaw bago ang 20th century. Sa makatuwid, paano maituturing na ang isang pangyayari o tema ay kontemporaryong issue? Dapat ito ay una, mahalaga at makabuluhan. Ikalawa, may temang napag-uusapan at may positibong impluwensya sa lipunan. Pangatlo, may malinaw na epekto sa lipunan o mamamayan. At pang-apat, may matinding impluwensya sa takbo ng kasalukuyang panahon. Suriin natin ang sitwasyon sa kasalukuyan. May nabago ba sa iyong nakagawi ang buhay? Sa mga ganitong buwan ay dapat na nasa loob ka ng iyong silid-aralan kasama ang inyong mga kamag-aral. Ngunit bakit ngayon nananatili kayo sa inyong tahanan habang tayo ay may talakayan? Bakit tayo nakakaranas ng tinatawag nating new normal? Kung ang ibinubulong ng inyong isipan ay dahil sa COVID-19, tama ang inyong sagot. Ang COVID-19 ay isang kontemporaryong issue. Bakit? Ito ay nangyayari sa kasalukuyan at may malaking epekto sa buhay ng mga tao at sa ating bansa. Mula sa nakalap na datos noong Setyembre 2020 sa tala ng World Health Organization, ang mundo ay may humigit-kumulang 30 milyong kumpirmadong kaso ng COVID-19 at halos 1 milyon ang naitalang namatay dahil sa pandemya. Binago ng COVID-19 ang normal nating pamumuhay at dinala tayo nito sa tinatawag nating new normal, kung saan apektado ang lahat ng larangan sa buhay. Kapansin-pansin ang ginagawa ng mga bansa sa buong mundo sa paglaban dito. Masasabi nating napakalawak na kontemporaryong issue ang pandemic na ito. Ito ay maituturing na isyung maraming mukha sa dahilang pasok ito sa iba't ibang uri ng kontemporaryong issue. Ang kontemporaryong issue ay may apat na uri. Ito ay ang kontemporaryong isyung panlipunan, kontemporaryong isyung pangkalusugan, kontemporaryong isyung pangkapaligiran, at kontemporaryong isyung pangkalakalan. Isa-isahin natin. Una, ang kontemporaryong isyung panlipunan ay mga issue o mahalagang pangyayari na may malaking epekto sa iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng pamilya, simbahan, paaralan, pamahalaan at ekonomiya. Ang mga halimbawa nito ay gender equality, terorismo, rasismo, halalan, at kahirapan. Ikalawa, kontemporaryong isyung pangkalusugan. Ito ay tumutukoy sa mga issue na may kaugnayan sa kalusugan na maaaring nakabubuti o nakasasama sa mga tao sa lipunan. Ang mga halimbawa nito ay ang COVID-19, sobrang katabaan, malnutrisyon, drug addiction, HIV/AIDS, at mental health. Ang ikatlong uri ay ang kontemporaryong isyung pangkapaligiran. Ito ay ang mga isyung may kinalaman sa kapaligiran at mga usapin sa pagpapaunlad at tamang paggamit ng ating kalikasan. Halimbawa nito ay ang global warming,
climate change, problema sa basura at polusyon. Ang ika-apat na uri ay ang kontemporaryong isyung pangkalakalan na tumutukoy sa mga suliraning may kinalaman sa globalisasyon at negosyo. Kasama dito ang mga usapin o isyung pang-ekonomiya. Mga halimbawa nito ay ang usapin sa import at export, online shopping, free trade, at samahang pandaigdigan. Hawakan ang inyong self-learning module at sabay-sabay nating suriin at gawin ang gawain 4, tapat-tapat dapat. Hindi sapat na ikaw ay mulat at mapanuri. Dapat alam mo kung paano manindigan at maging mapagtugon sa mga isyung ating kinakaharap. Sa panahon natin ngayon, marami nang mapagkukunan ng mga impormasyon patungkol sa kontemporaryong isyu. Kabilang dito ang telebisyon, radyo, internet, social media at mga nalathalang material katulad ng dyaryo, journals at magazine. Kaya hindi mainam sabihin na wala kayong alam at wala kayong masasabi patungkol sa isang isyu. Ngunit nais kong ipaalala sa inyo na kayo ay maging maingat at mapanuri dahil sa panahon natin ngayon, madami na ang fake news. Narito ang iba't ibang uri ng media na maaari ninyong maging sanggunian. Print media. Halimbawa nito ay ang magazine, journals at dyaryo. Visual media. Halimbawa ay balita, pelikula at dokumentaryo. Online media. Halimbawa nito ay ang Facebook, online blogs at website. Sa pagsusuri ng kontemporaryong issue, kinakailangan ninyo ng case word. Ito ay ang kaalaman at kakayahan. Ang unang K ay kaalaman. Kaalaman sa mga bahagi ng isyu na makakatulong sa inyong pag-unawa. Dapat alam mo kung saan at paano nagsimula ang isyu. Ano ang uri at kahalagahan nito at ano ang lawak at level nito sa iyong komunidad o bansa. Ang ikalawang K ay kakayahan. Ito ay ang kakayahang magsuri ng mga sanggunian, katotohanan sa opinyon, pagkiling o bias, at magiging pagtugon. Magbigay tayo ng halimbawa. Matindi ang epekto ng COVID-19 hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa buong mundo. Sangay-sangay ang naging epekto nito katulad na lang ng kahirapan, kawalan ng trabaho, at di umano'y korupsyon sa ilang ahensya ng ating pamahalaan sa gitna ng pandemya. Bilang mulat at mapanuring mag-aaral, kinakailangan mong bigyang pansin
ang mga bahagi nito na makakatulong sa iyong pag-unawa at pagtugon. Dapat alam mo kung saan at paano nagsimula ang isyu. Napakahalaga na gumamit ka ng mga mapagkakatiwalaang mga sanggunian. Hindi lahat ng nababasa mo ay totoo at mapagkakatiwalaan. Ugaliing tignan kung ang pinagmulan ba nito ay mapagkakatiwalaan at walang kinikilingan. Hindi mo rin maaaring sabihin na laganap nga ang korupsyon sa isang ahensya ng pamahalaan kung wala kang aktwal na datos na magpapatibay sa iyong opinyon na ipinaglalaban. Tignan mo ang pagkakaugnay-ugnay ng mga datos at impormasyon. Tandaan na ang katotohanan ay mga pahayag na pinatutunayan ng mga aktwal na datos. Dapat mo ding suriin ang mga diwang iyong napapakinggan at dapat mapakinggan, maging ang pangkalahatang pananaw patungkol sa pangyayari. Pagkatapos ng iyong pagsusuri, huwag matakot na magbigay ng sariling damdamin tungkol sa isyu kasama na ang paraang maaaring gawin upang maiwasan ito. Para mas mahasa ang inyong kaalaman at kakayahan sa pagsuri ng kontemporaryong isyu, basahin ang ikalawang paksa, kahalagahan ng pag-aaral sa mga kontemporaryong isyu na makikita sa inyong self-learning module. Tandaan, mulat at papanuring kabataan na sa tungkulin ay tumutugon, dulot ay transformasyon sa bawat individual at nasyon. Hanggang sa muli nating pagkikita, dahil dito sa DepEd TV, pakikinggan namin ang boses ng kabataang Pilipino sa pag-aaral ng mga kontemporaryong isyu. Hanggang sa muli!